gaano man kabuo tingnan ang katawan ng tao, 70% naman nito ay gawa sa likido. Sa ilalim ng ating balat, sa hiblan ng ating laman, may patuloy na dumadaloy para lamang di matigil ang buhay. Dugo, isang buhay na sistema ng transportasyon. Nagdadala ng bitamina at oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan at naghahakot ng dead cells at carbon dioxide. Nahati ang dugo sa apat na sangkap, ang red blood cells na bumubuo ng 38 hanggang 48% ng dugo. Nagdadala ito ng oxygen at nag-aalis ng carbon dioxide sa katawan. Ang white blood cells na bumubuo lamang sa halos 1% ng dugo. Sila ang antibodies na umaatake sa mga nakasama sa katawan. Ang platelets na halos kasing dami lang ng white blood cells ay nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo. Dahilan upang tumigil ang pagdurugo ng sugat. At ang plasma, na bumubuo ng halos kalahati ng dugo. Ito ang nagdadala ng blood cells, nutrients, at waste sa iba't ibang bahagi ng katawan. Malaking bahagi ang ginampanan ng dugo sa kasaysayan at kulturang Pilipino. Sa sinaunang sibilisasyon, dugo ang alay sa mga Diyos at anito sa pagdarasal o pasasalamat. Sa pagdating ng mga Kastila, taus-puso silang tinanggap ng mga Pilipino sa pamamagitan ng sandugo. At sa panahon ng pag-aalsa, pinagtibay ang pagkakapatiran sa paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng Blood Compact. Ilang siglo na ang nakalipas, ano na nga ba ang dugo sa buhay nating mga Pinoy? Lumipas man ang mga taon, nananatili sa kulturang Pinoy ang pagkahilig sa pagkain. Sa Pinoy, wala nga namang sayang dahil halos lahat ng parte ng baboy at manok nakakain, maski dugo. Nagiging pantugon ito ng marami sa pangangailangan ng kumakalam na sigura. Para sa ilan, ito ang kanilang kumikitang kabuhayan. Doon sa kinukuha na namin ng pitukan ng manok, sila nagbibigay din yung sariwang bagong tatay na manok din, yung dugo. Yun ang aming niluluto, na adobo namin, tapos tinitimplahan ng masarap na kalamansi, suka, toyo, tsaka kunting asukal para masarap ang lasa niya. Opo. Una-una ay dugo kasi amin. Kanina yung mga sudyante yung nagbuhay ng mga sudyante kasi dugo kasi mura lang yun. Tapos tsaka masarap, sabi nga nila masarap daw. Maliit lang kasi ang punan nun. Yung binibenta namin yung dugo ng manok. Kasi diba, pag dugo ng manok, sabi, kasi yung dugo ng baboy, sabi nila marumi raw yun, sabi. Pero ako binibenta ko dugo ng manok. Sa mga prosesong tumutuslos sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit naging karaniwan na sa mga doktor na salinan ng dugo ang mga pasyente na wala ng dugo. So, kumari yung patient na accident, kumari, tapos nawawala siya ng dugo, kailangan ang treatment lang talaga. Kasi para or hypotensive siya, kumari mababa nito, no? So, yung way lang para mapataas yun, blood transfusion. At least mas maganda yung masalinan siya para yung makarecover siya. Kasi pag hindi siya sinalinan, nanghihina talaga siya. Gayunman, nagbabago ang mga bagay-bagay sa larangan ng medisina. Nagkakaroon ng unti-unti ngunit malaking pagbabago sa panggagamot. Maraming doktor at surgeons ang hindi na gaanong pabor sa pagsasali ng dugo, di tulad ng dati. Para sa kalusugan ng isang tao,
totoo naman yun dahil alam natin sa ngayon na maraming mga sakit ang dinudulot ng blood transfusion. Limbawa, nandyan yung hepatitis, nandyan yung AIDS, yung blood reaction, diba? Kung minsan namamatay ang pasyente dahil hindi compatible ang mga type nila. Kaninang video yan? Ito si Angelo. Siya mataong gulang. Ang batang ito, nang masali na ng dugo, ay naging kakaiba na ang kilos. Ate na si Angel. Naka-ano rin sa kapatid ko, sinag-iba rin yung uga. Ano din yung pagsali ng dugo dahil nakaka-epekto sa nung kapatid ko. Kasi parang nag-iba-iba yung ugali nung pinagsalinan mo ng dugo. Kasi ewan mo kung kanino nang galing yung dugong yun. O kung ano ba yung nandun na dugong yun. Kaya nga ang ilan, ayaw ng ganitong klase ng panggagamot. Laking pasasalamat nila na may mga doktor na nakikipagtulungan sa kanila at gumagalang sa kanilang pasya. Kasi syempre, bilang doktor, hindi lang naman namin gusto na gumamit ang teknolohiya, kundi gusto rin namin na igalang yung buong pagkatao ng pasyente. Yun ay kasama sa pagiging doktor. Itong DPA, ito palagi namin ito dala-dala. Kasi kung ano man ang mangyari sa amin, kinikilala ito talaga ng mga hospital, ng mga doctors na ito ang aming pinaka... Itong aming pinaka... Ano ba yun? Dokumento na pwede kaming talaga na hindi pwedeng magpasalin ng dugo. Katunayan sa Amerika, pagka hindi nila inonor ito, pwede mo silang isu. Kaya ito ang parang pinaka namin, dokumento namin para maiwasan namin ang... Tuko dito na talaga binabanggit lahat kung ano ang dapat na igamot sa ano. Ang ibig sabihin ng DPA ay Durable Power of Attorney. At ito ay isang kilalang dokumento sa mga abogado. Ang ibig sabihin lang ng Durable Power of Attorney ay